Hi guys, what's up? My name is Von and welcome back to my channel. It's been a while. Unfortunately, masyado nang madilim ngayon. It's already 5 o'clock here in London. Kung kasama ko kayo sa aking mga travels recently, kagagaling ko lang ng Scotland. But I will not be talking about that today because I think after ng ilang months kong nawala sa YouTube, marami akong gustong i-update rin sa inyo. And of course, sino pa bang kasama ko? Ang lagi kong kasama sa travel, sa vlog, ang aking kaibigan. Nandito si Ken. Hi! Welcome to your channel. It's been 3 months. Exactly. It's been 3 months. Maggagawa ako ng separate vlogs. Bakit ako nawala ng 3 months? But for this time, actually, ang naisip ko is we will be talking about, kasi sabi ko nga kanina, hindi, ang tagal na natin nagva-vlog, pero hindi natin napag-usapan or hindi natin talaga napakilala ang relationship natin bilang magkaibigan sa ating mga followers, wow followers, at sa mga subscribers. Maraming nagtatanong, maraming nagmamarites, maraming curious about bakit kayo naging magkaibigan, paano kayo naging magkaibigan, at saka paanong ninyong naging sabay, ano ba yan? Paano yung sabay na inabot? Ayun. Inabot ang inyong pangarap dito sa London. So bye-bye ninyo and then sana ma-enjoy ninyo itong vlog na to. Alright? See you. Hold up. So actually guys, papunta na sana kami ng Tesco. Ayun. Ayan, yan ang bag namin. Pero naisip ko kasi, sabi ko parang gusto ko maglakad-lakad kasi parang, ano, I have been away from YouTube. Actually, from social media. Not really fully, but maybe just partly. Kasi active pa rin naman ako sa Facebook. Pero Instagram, hindi ko masyadong tinouch. YouTube, 3 months ko rin siyang hindi tinrabaho. And they've been telling me na, oh, anong nangyayari na? Bakit ganon? Bakit ganyan? And I have this reason why maybe I will share it to you on a different vlog. Kasi ang gusto ko talagang pag-usapan ngayon kasi maraming mga personal friends namin or mga followers niya rin, subscribers ko. Maraming tatanong about sa amin ni Ken, sino ba kami, paano ba kami nagkakilala? And I don't really expect you to be like more really amazed kung ano ang relationship namin, pero gusto lang namin talagang i-share. Paano ba kami naging magkaibigan? Wow. By the way, maraming salamat. Kahit 3 months na akong hindi nag-vlog, patuloy nyo pa rin sinuportahan ang aking channel at patuloy pa rin tayong lumalaki. And of course, pinapasalamatan ko lahat ng subscribers ni Ken. Yes. Dahil ang kanyang channel rin ay lumalaki. Yes, thank you so much guys. At hindi din kayo nagsawang sumuporta sa channel ko. It can be your adventure. So, fa-flash natin yan sa screen na to. Thank you very much also for all your support because, you know, if not for Von, my channel would not have been more visible in this platform. So, thank you so much guys and continue showing your support to us and we really, really are grateful to you guys. Alright, so, actually, hindi naman dapat ikaw magpasalamat sa akin because I think it's you're really diligent in uploading videos. Actually, na-inspire akong gumawa ng videos, not really vlogs, but the videos because of your traveling. But I think the other way around, na-inspire ka namang mag-vlog exactly. Dahil sa pagbablog ko. Anyway, exactly. Papakilala natin. Let's start from the start. Kami ni Ken po ay magkakilala na since high school pa kami. Tama ba? Oh, high school, pero... High school. Magkaibang school kami. We're competitors. Magkakalaban ang aming school. Magka-competition yung school namin in a lot of... Well, not only our school, pero alam nyo yun, yung parang nung mga high school level, mga ganun. Nung high school pa kayo, may district level, may division level. Yun, it's more of the... Ano ba? School paper. Journalism. So, editorial ako in Filipino. Editorial... writer din ako. So, shout out dyan sa mga ating mga student journalists. Yes! NSBC, RSBC. Miss ko yun. Oh my God. Alright. I missed that. So, doon kami nagkakilala. As casual, ano lang, casual, hindi naman talagang friends, pero casual na magkakilala lang because yun nga, magkalaban acquaintance sa... Acquaintance, yun pala yung term. Magkalaban sa mga contest. Nakikita lang during competitions. Nakikita. And then our coaches know each other, so parang ganon. Yep. And then eventually, nung nag-college kami, yep. Separate kami ng section. Mm-hmm.
section 1 ako. Siya, wow! Section. No, walang A section 1. Black A ako, black B siya. Excuse me. No, black by black siya. Black okay. A ako, and then siya black B. Okay, so diba, eh, ang sections kasi namin A, B, C, D sa nursing. Ang dami pang na nursing sections nun. And then, eventually, na-form ko yung aking mga kaibigan. I mean, na-meet ko ang aking kaibigan, kay Raf, and then si Mark, yep, na nasa, parehong nasa sa Australia. At parehong magkasama din, surprisingly. Yeah. And then, si Ken, ang pinakalas na nakilala namin. Actually, nakilala namin, pero yung parang nakabanding namin. Mm-hmm. And then, so, apat talaga kami basically, yeah, na magkaibigan. And then, all nurses. And lahat kami and nurses. Nurses. Yung dalawa, as Von said, nasa Australia silang dalawa. They work in Perth. And what's funny about it is, Raf is actually under Mark's... under Mark? Parang alam, sa trabaho kasi, di ba, nauna si Mark pumunta ng Australia sa Perth. Then, nung sumunod si Raf, pinapasok niya ni Mark si Raf. So, ngayon, parang head ni Raf si Mark. So, funny but... Magkasama sila, magkasama in short. Sila. So, magkasama din kami sa UK. Magkasama sila sa Australia, si Mark at si Raf. Magkasama naman kami ni Ken dito sa UK. Actually, ang tagal na naming, dahil sa matagal na kaming magkakilala, it was easy for us, for the both of us, to adjust here in the UK. Yep. So, even yung pamilya namin, halos magkakakilala na, very, very close na talaga. Mm-hmm. Family niya, mama, papa ko, mama, papa ng naming lahat, para na kaming magkakapatid, exactly, parang actually. So, parang it was easy for us to adjust here. Ay, nauna pala akong pumunta ng UK. I came here February 2015. Pumunta siya dito after ilang months? Mga 6 or 7 mga, months. After. Within mm-hmm. the same year. Pero, mas nauna siya ng ilang mm-hmm. months lang sa akin. Kung napanood mo yung history niya. History ko. History niya talaga nung pumunta siya dito ng UK before. Ilang beses din siya nabagsak na IELTS. And he thought, hindi na din para sa kanya yung UK. But I was also one of those people who actually like, really believe na you give it a try. Let's just like one last shot lang. And let's just see if you're really gonna make it here in the UK. And ayan gracious nga naman yung Panginoon. At grinant naman yung wish niya. At saka yung pangarap niya na makapunta dito. So eventually, nandito kaming dalawa. So, yeah. It was not an easy journey, lalong-lalo na nung nasa Philippines ako kasi all of us were dreaming to go up, like maybe let's go abroad, explore abroad, work abroad as a nurse. Pero parang habang unti-unti na silang umaalis, ikaw na lang yung natira. Parang sabi mo parang sabay kaming nangarap pero ikaw na lang yung natira. I think marami sa inyo ang makaka-relate dyan, but it's really nice and it's really parang alam mo awesome to have someone encourage you na not to give up amidst of the distance actually. And I think yun yung gusto kong i-emphasize na pag meron kang support system, it's really easy for you to achieve something because even you doubt, if you doubt yourself, there is this someone who believes in you and who would push you. Yeah, exactly. So, in saying all of that, actually, yung isang, kung paano siya nakilala dito sa YouTube, doon actually, nanggaling sa isang vlog niya about him failing IELTS. So, he was like talking about his experience in IELTS. And for all of you guys na subscriber niya na talaga, organic followers niya sa YouTube, I know that you were inspired and, you know, nag-follow kayo sa journey niya. And yun talaga yung start kung bakit din kami or bakit siya talaga nag-full swing into YouTube. It's because actually he wants to like really inspire a lot of people. And actually, you know, it was actually unexpected kasi we never thought na it will blow up like that, yung vlog na yun. Na marami palang mag-view, marami mag-share, marami mag-comment. So, doon actually dumami yung organic followers niya sa YouTube. Sabay kaming apat gumraduate sa university and sabay kaming nag-masters din. So, apat kaming nagkumuha ng master's degree. MAN or Masters of Arts in Nursing. Sa same school pa rin. Yes. So, apat talaga kaming magkakasama. Exactly. Hindi kami sabay graduate. Nauna magkakaibang taon kaming graduate. Nauna si Ken. Yeah, nauna ako. And then, I think si Raf ang second. Si Raf, Mark. And then Mark. And then actually, ako. Siya yung last na nag-graduate. Ako pa rin yung last. Exactly. Ako pa rin yung last. Tinulungan din namin siyang makapag, ma-finish yung thesis niya. So, kumbaga, sabay kaming nag-nursing, sabay kaming nag-masters, halos sabay rin kaming nag-abroad. Mm-hmm.
kaming lahat. Pero yun nga lang, nagpaghiwalay kami because sa Australia sila and kami nasa UK. Kami nasa UK. Those who are new in my channel and for those na hindi ako nasubaybayan since I started YouTube. So, ako po ay isang dialysis nurse talaga from the Philippines. And then, I became an ICU nurse here in the UK na. Acute medicine ako nung sa Philippines. Yeah. Actually, that's my background. And also, I'm a research coordinator, research head back in the Philippines. Nung pumunta ako dito, I started, dami din actually. I started in acute medicine as well. And then, pumunta ako sa surgery. And then now, I've been in the stroke rehabilitation unit. So for almost 5 years na. Yun yung naging difference because after kong nag-nursing, nag-office ako, I joined corporate planning office. And then yung dalawa naming kaibigan, si Mark, he's really a full swing dialysis nurse. And then si Raph naman is a community nurse. Na and then naging pediatric nurse. At nung pumunta ngayon, na Australia, dialysis nurse. Naging both sila naging dialysis nurse. So, parang ngayon, parang iba-iba na yung ano namin. Although silang dalawa is parehong dialysis nurses in Australia. And they also live in one house, ah. Take note, they also live in one house. Kaya ngayon yung sinasabi ko, ina-emphasize ko kanina na I think it was an opportunity really for us na mag-grow sa isang foreign country because meron tayong mga support system. Exactly. I think that's the most important thing na yun lang yung parang actually hindi ko din actually lubos maisip na you know we will end up staying in one country na magkasama pa rin kami because after you graduate from university of course magkakaiba na kayo ng mga plans, magkakaiba kayo ng maybe ano yung gusto nyong tahaking daan, but I'm just very grateful na we ended up here still together. We're still doing the same activities. We have the same set of friends as well here in the UK. And also, we have also common things that we do together. So, grateful lang ako. Leading back to the topic actually. So, ano ba talaga ang relationship natin? Yun, hindi pa natin nasagot yung tanong. Ano ba talaga yung relationship? May relationship. So, maraming nagtatanong. Ano ba talaga ang relationship namin dalawa ni Kenneth? Ano aminin na kaya natin? Aminin na natin sa kanila. Aminin siguro. Na natin, Ken. Oh, aminin na natin. Okay. Tagal na namin gustong aminin, pero alam mo yun. Okay. Aminin mo na nga. Okay, guys. Spill the beans, yeah? Magkaibigan talaga kami. We're best friends. We're almost like... We're like brothers. Okay. Brothers now. Yeah. Ang nanay, kung ika-count natin siguro, ano na... 17 years. 17 years na magkaibigan kami. Para na siyang anak ng nanay ko, exactly. Ng tatay ko, same as me, nung nagkasakit ang nanay niya. Nagkasakit ang nanay ko, parang siya yung tumayong ako nung nasa Pilipinas. So, my father would always ask for major decisions about my mom's care. And nag-take care din siya sa mama ko, you know, mga personal care when she was still admitted in the hospital. At saka nung wala ako, ang papa ko siya ang most trusted person to, you know, ask for any decision. So, major things, you know, sa akin grateful din talaga ako. And Ken is happily married at the moment. Exactly, so yun. Nakasama ko siya sa vlog. Yeah. Recently, yun yung isa sa mga matataas na views ng vlogs ko. Exactly. Elle as from flight attendant. To becoming a nurse. Becoming a nurse. And she's still at the moment in the Philippines, visiting for her holidays. Shout out to Estel Marie Concha. Shout out to my wife. Yeah. Yes. And they're, unfortunately, akong naging best man nila. Yeah. Siya din yun. Siya ang best man. Siya lahat all around sa kasal naging namin. MC rin. MC rin. Okay. Facilitator and all. Lahat. So, ayun. Ngayon, they're hoping to build their family back here in the UK. And hopefully kasi babalik din siya sa pagka nurse and of course as I said hindi lang sana nursing yung gusto kong i-offer sa inyo guys actually you know kasi pag pupunta kayo dito of course dala-dala niyo yung pangarap niyo mag-nurse kayo but of course when you're coming here in the United Kingdom there are a lot of opportunities that are open for you kung ano yung gusto niyong mangyari sa buhay niyo so it's all up to you guys. Okay, so before we end this one, ganun ba? Kasi magagabi na eh. Actually, nag-update lang naman kami sa inyo, guys. Actually, na-miss ko talagang mag-vlog. Pero parang, sabi ko parang recently, parang
I wanted to have a time off, really. Time off from vlogging, time off from, like, if I wanted to travel, I wanted to enjoy it as a traveler, not as a vlogger, not as, I mean, gusto kong kumuha ng litrato, I still take pictures, some of video clips, but I did not do any vlogging, even nursing updates and all, because parang I became quite saturated. But thank God, because I have friends like Ken and other friends na pinupush pa rin ako na i-continue. Yeah, and now exactly. I'm back. Kasi, It's been 3 months. Exactly, kasi maraming mga subscribers ako or mga subscribers niya na who keep also on asking, you know, some of them. Keep on asking, asa na si Von? Asa na yung kasama mo? Bakit di ko na nakikitang nagva-vlog kayo together and stuff? So, ako, I'm very consistent because this is one of the avenues na parang stress reliever ko to, yung vlogging. And also, this is also one avenue for me to actually express myself. So, apart from work, this is a bigger life of me, yung vlogging. Outside nursing, meron kaming na-i-share at na-i-enjoy. And malaki ang aking pasasalamat talaga sa inyong lahat, because kahit within the 3 months na nawala ako ng panandalian, marami kayong mini-message sa akin, nababasa ko mga comments ninyo, and it's so inspiring. And sometimes if I think about quitting, and then after a few hours, meron akong nababasang very inspiring message. It would keep me going. It will keep me going. And exactly. Would keep me going until maybe mapagod na ako ulit, and then I will still keep going. Yeah, there are subscribers na may subscribers na sumubaybay talaga sa journey niya when they were still in the Philippines and they were still struggling, and then ngayon nandito na sa UK. So, yun yung mga times na actually, kung gusto mo nang mag-quit, yun yung mga times na magpapabusa, magmo-motivate sa'yo na you really wanted to, like, produce something, and, you know, to give others also hope and inspiration na, you know, it's never too late to dream. Yeah. Anyway, maraming salamat sa inyong thank you very much. Guys, soon, I just applied for my citizenship, and hopefully ma-approve na. Yep. And we'll make new contents about that one. Yes, application exactly. Of citizenship. But for this time, you know, nandun yung mga contents ko about my journey to becoming British, and also my unboxing for my British passport. So for all of you guys, meron din akong in store for you on my channel. So. Yes, so please visit his channel. Yes, thank you so much. Yeah, continue to subscribe on my channel. For all of you guys na hindi pa nakapag-subscribe, click the subscribe button to join the bandwagon. Maraming salamat, guys. Thank you very much for watching this video. And I hope you enjoyed kahit medyo nonsense ang pinag-usapan namin, mga out of the blue lang. Maraming salamat din. If you like this video, please don't forget to click the like button. The like button. Comment down below on the comment section. Let me know what you think. If na-miss nyo ako, guys, comment kayo doon. Suggest anything that you want me to do. Kung anong topics ang gusto nyo kong gawin, and many more. Thank you very much, guys, for watching this video, and see you on the next video and adventure. Bye! Bye.